Hello mga Ragnarok fans! Welcome to this video. This is my last full build of my F2P High Priest kasi quitting na ako. Bahala na kayo sa buhay nyo. Okay? Joke lang. So, last update na to na yung F2P High Priest for PvE kasi Archbishop na yung susunod. Diba? I think this month na yun eh. Medyo hinahype na nila. And ang rule ko guys sa isang F2P High Priest pagdating sa PvE, dati is still the same rule today. Diba? Ang gagawin mo lang is magpangunat ka lang magpangunat ng magpangunat. I-maximize mo yung pangunat ng pare mo. Kasi pag magunat ka dito, diba, mas madami kang pwedeng isupport. And then later on, kapag medyo magunat-kunat ka na or na-maximize mo na yung pagiging magunat mo, diba, pwede mo nang patasin yung healing output mo, which is, diba, yun na yung nangyayari sa akin, diba? Ayan, no? Kita nyo ba yan? Na etong heal na to, umabot pa to ng, 100,000 kapag, dungeon fight na or mga boss fights, diba? So, eto, napakadali niyang isupport lahat-lahat. Okay, actually, endless tower, dapat i-update na nila yan. Wala nang thrill, puro nang kikiriti na mga boss dyan. Pati yung extreme challenge na 4 star, kailan nang i-update yon. Pinatayuan ko na lang yung mga skill ng mga boss doon. So, Nightmare Temple, madali na lang din. Juperus, yung level 4 na monster na nag-spawn, kaya ko nang tayuan yung mga yon. Yung level 5, hindi pa. Okay, so additional PvE damage reduction pa yung kailangan ko. In short, kapag ginagaya mo yung build ko, di ba, pakape-kape na lang yung character mo na pare, hindi ka may stress mag-support, okay? So, ito yung details niya right now. So, PDEF, MDEF, physical and magical, halos 120% parehas. And PvE damage reduction, 2299. Range P damage reduction 25%, physical damage reduction 2.86%, okay? Now, doon na tayo guys sa build ng aking character. So, sa stats, ito lang yung ginagamit ko na preset. 99 na int, 70 na dex, and then the rest, puro vit na yung nilalagyan ko, okay? Ito yung aking mga equipments, puro pampakunat lahat. Ito yung sa costume ko. Okay, puro pang PvP actually yung mga costume ko, puro pang bakunat. Except siguro dito kasi pang support. Or actually, may pang bakunat din pala siya, okay? And then sa Divine Armaments, ang gagamitin ko muna is puro kulay red na kung may makuha ko na Season 1 Divine Armaments. And then, i-aim ko yung puro orange na stats na i-infuse mo sa nila. And then lahat ng mapupulot ko na pang S2, didismantle ko muna lahat-lahat yon para i-max yung aking seasonal stats. Except kung may mapulot akong red, okay? Kung may mapulot akong red na pang season 2, yun na yung pwede kong gamitin, okay? So sa accessories, ganito pa rin. Pero nag-form ako ngayon sa level 105 na mga MVP. So, dito sa level 105 na accessory, syempre, eto yung target ko dyan, Brad. Yung Elf King's Magic Gloves na, may set effect yan na pampakunat. Eto, grabe. So, bibigyan kaya lang 10% of your max HP while affected by the shield. Your armor element is converted to holy. So, meron kang, angeling agad na, diba, na card. So, ang kakombo lang niya is yung actually Elf King's Apple, which is, I believe, may dalawang klase ng Elf King's Apple. Eto, tsaka eto. Siyempre, eto yung pang pare talaga, di ba? Kasi M-attack to eh. However, eto, sabi niya, wala pa daw way para ma-obtain to. Visit na yan. Pero eto, meron na si Garm lang to eh, okay? Ngayon, doon na tayo guys sa Divine Armaments na infuse yung stats na magandang targeting. Actually, sa weapon, lang yan? Int tsaka M-attack. Yung dalawang yon dapat meron. And then yung iba, pwede ng HP, pwede ng PvE damage bonus, things like that. Baala ka na doon. Kasi mas importante yung mga nasa armor. Sa armor, puro pampakunat lang, which is kunyari, etong mantle.
PDEF, MDEF, okay, crit resist, and then PVP damage reduction. Dito naman sa down armor, ganun din, PDEF, MDEF, crit resist, tsaka PVP damage reduction. Dito sa use, ganun ulit, PDEF, MDEF, and then physical and magical damage reduction. Puro pampakunat, solid. Pwede rin ito actually itong range physical damage reduction. And then sa shield, galon ulit, PDEF, MDEF, and then physical or magical damage reduction. And pwede rin itong melee physical damage reduction. Sa enchants, puro pampakunat lang din. So dito, supposed to be dapat yung ano, M attack. Yan yung superior M attack. Actually, hindi ko pa nakukuha. Dito, pwede na yan. Improve MDEF. Dito, okay na rin yan. Recovery boost or yung PvE technique. Ito rin, pwede rin pala dito. PvE technique. Dito, yung pang PvE ulit. Ayan, PvE technique. Sa shield, ayan, anti-M damage. Sa mantle, anti-M damage. Sa boots, anti-P damage. Dito, magic boon. Ganun din sa dalawang accessories. Ito, sa costume, superior M attack, superior M attack, di ba? Pagdating sa mga substats nila, lahat ng pwedeng ano, pampakunat, yun na yun. And M attack, kunyari sa accessories, kasi M attack lang yung pwede mong kunin dito. Okay, na sub. Kung walang M attack, yung mga int, okay? Next, doon na tayo guys sa card sa weapon. Ito, okay, actually mura lang to na ipa-tier up. Pero kung gusto nyo ng malaslas na heal, dapat ito yung Sage Worm card. And dapat, ano, max promote. Pero sa akin, okay na yan. Card boa na yan. Ganon din yun. Okay? The shield, ito si Tara Frag. Okay? Kunyari, may mga boss fight. Tapos, dema human yung alaman mo. Wala nang gagawin yon. Okay na, boss. Sa armor, ito, napulot ko lang to actually recently. Okay na yan sa Swordfish sa bagong Nightmare Temple na season. Kung wala kayong ganito, actually kahit ano na, kasi nga, puro pakunat naman yung ginagawa ng ano character ko eh. Talagang makunat kayo kahit di kayo gumamit ng mga ganito actually. Kumbaga, bonus na lang itong mga elemental cards na to, okay? Sa mantle, supposed to be yung Raidrick card dito, pero hindi ko pa siya nakukuha. And then, dito kahit ano na yan, for PvE, ito kasing miss card na to, pang PvP ko lang yan. Sa shoes, pwede na itong dalawang to. Okay, ito applicable na to sa current Nightmare Temple. Pero ito, actually, papalian ko to ng alarm card. Supposed to be during PvP. And I think, pwede rin siya makatulong sa PvE eh. Pag kinukuyog ka ng melee and inanakbak niya yung mga kalaban mo. Sa accessories, ganito pa rin. Osiris, tapos tatlong spore card. Pero, actually, maganda yung bagong ano... Yung bagong card dito, Brad, yung Vitata na Aether card, okay? Which is, eto siya, di ba? Using heal on target will increase their MD defense by 3% for 5 seconds and pwede siyang mag-stack up to 5 layers. So, pwedeng-pwede na yan. So, yan na siguro yung pag-ipunan ko na bagong card. Pwede kong ipalit on one of my spore cards. Sa costume naman, ito, Elder Willow, pwede na yan. Madali lang siyang ipa-tear up. And then, ang pinapa-tear up ko ngayon is itong Marduk card. Silence, masyadong useful yan sa NT. Para hindi ka na ma-silence-silence, tuloy-tuloy lang yung heal mo. And then, ito, ginagamit ko tong geared card, Two-Wing Juperus, para hindi ka ma-fear doon, okay? Pero ang pinapriority ko sa ngayon na pinapa-tear up is ito. Pero kapag dumating sa point na ano, level 15 promoted na tong Mato and max 3 star, yun na yung magiging ano ko, permanent cards ko sa aking costume. Sa face na costume, ito lang. Actually, pang farm lang to, okay? Yung dalawa na yan. Sa mouth, ito, Angeling Puppet. And then sa back, Golden Teeth Bug Puppet. I think madali lang bilhin to. Sa guild skill, syempre, punuin nyo lang guys yung mga pampakunat dito, especially yung dalawang pang PvE dito. So, eto guys yung mga skill na gamit ko kapag nagsosupport ako sa mga boss fight. So, screenshot nyo na lang. Ito yung sa first job. Second job, eto. And then, trance job, eto.
Then settings ko is ito lang sa manual. Okay. Then sa auto settings, ito lang. And usually nilalagay ko diyan yung ano, resurrection. Pero tinatanggal ko siya pag Nightmare Temple para hindi niya ireso yung mga bugok na laging dumadapa. Okay? Ngayon, depende sa situation kung kailangan ng ano, safety wall, ang ginagamit ko is yung preset ko kapag PvP, which is ito. So, screenshot nyo na lang. Ito sa first job, second job, ito, trans job, ito. So, manual settings, ganito lang. And then, auto settings, kapag kunyari kailangan nila ng safety wall, ayan, nilalagay ko lang yan dyan. Diba? And then, kapag nag-grind naman ako, ito siya, okay. Second job, eto. Trans job, eto. And then, settings, ganyan lang sa manual. And then, auto settings, ganyan lang. So, depende sa anong kailangan ko. Kunyari, kailangan ko mag-Magnus, edi ganyan. Diba? So, next is the feather system. So, sa attack, eto guys, yung aking, ano, talagang attack feather. Pwede nyo na yung gayahin. Ngayon, kapag nakakuha ko ng mga mix feather, maybe to events or betting shop, magiging ganito na siya. So pinapalitan ko etong glory ng dark tier para additional pampakunat yan. Okay, and then ito naman sa aking mga defense setup na feather, gayahin nyo na lang yan. So tier 6 yung target ko ngayon na nature, makikita nyo puro tier 6 yan lahat. So, eto, malapit na. Eto na yung next. And then, kapag nag-tier 6, eventually, ang target ko is tier 9, okay? Na nature. So, papa-tier 7 ko muna silang lahat. Papa-tier 8 next. And then, papa-tier 9, okay? Kasi, pag nag-tier 9 lahat ng to, sobrang kunat muna nyan, okay? Next, you have the statue sa part, okay? Max ko na yung blue, itong purple, max ko na lahat. Itong ano, weapon, Valkyrie, max na rin. Ito na yung next. Panday-bantay lang, max. Ito, puro tigle-level 2 muna yung target ko. And then after, puro tigle-level 3. Except, ito, hindi ko muna to pinapa-level. Okay? Pagdating naman sa statue level, max na yung blue. Ito na yung next na pinapa-max ko, level 15. Ito, max na. Ito, hindi ko muna to ipapa-level 15. Kasi ano lang to eh, HP lang to, yes, HP lang. Ito max na, okay? Ito level 4, ito level 4. So actually, after ko ipa-level 15 etong Valkyrie Wisdom, papa-level 4 ko tong dalawa dito sa baba, okay? After ko mapa-level 4 etong mga nasa baba dito, then saka ko siguro papa-level 15 eto, and then ulit babalikan yung mga nandito para i-unlock na yung kanilang mga extra relic bonuses dito, di ba? Tier 8, 12, tsaka 15, 16. Grabe, hanggang 30 pala to, no? So, sa mount, ganito. So, papalevel ako ngayon ng mount. And then, sa traits, syempre, brave, clever, lovely, tsaka cute yung pinupuno ko. And then, ally ko si Furious, di ba? Kasi P damage, M damage, percent yan, yan eh. Sa medals, puro pantay-pantay lang lahat yan, Brad. Ito, hindi pa siya nagkikipantay, pero eventually, ipapantay ko yan, Brad. Inuno ka lang kasi na ipa-level 22 yung iba dito na medal. Pag nag-level 22 na yung manan dyan, babanatan ko na ito hanggang mag-level 22, okay? And then, sa sigil tablet, syempre, immortal body, braveheart, surging, Deadlock Aurora, and then Radiant Guardian, and then sa aking job sigil, Requiem, okay, pampakunat, and pang grind na rin to actually. Hindi lang sa grind, pang PvP ko rin to actually. So sa ngayon, hindi pa kaya ng karakter ko kasi yung nagmamagnus-magnus sa PvP. Kulang pa sa ano, pang reduce ng cast time. Pero eventually, makikita nyo tong karakter ko nagdi-debuff during PvP. Laking tulong nitong ano na to, no, Magnus damage plus 10% tsaka inflict M damage taken plus 5%. And then chance to convert the target's armor to undead 10%. So lahat ng yun guys, puro pang PvE yun, pang grinding. Pwedeng-pwede na. And then sa collection, syempre unti-unti nyo lang na i-unlock yung mga orange, syempre yung mga red din, pero mas mahirap yung mga red kasi eh.
And then, i-ready nyo na guys itong ano, Courage Blessing. Tsaka itong Floating Protection. Pero ang pinapriority dito is itong Orange, itong Courage Blessing na to. Kasi ito na yung pamalit sa Braveheart kapag na-level ano nyo siya. Ayan, level 3. At least, okay? Kapag na-level 3 ko itong Courage Blessing, papalit ko na yan dito sa aking purple na Braveheart. So, sa pet, okay, ito yung mga gamit na gamit ko kapag nagsosupport ako. And then, sa assist, ito lang sila, okay? And then, malapit na kasing mag-max tier itong aking, ano, Child of Earth. So, ayan, siguro, matatlong clone na lang mag-tier 10 na to. So, pag na-tier 10 ko na to, ang next ko lang ipapa-level is ito, si Pearl, kasi isang healer ulit ito. Kailangan ko to sa PvP. So, kapag pinalevel ko na to, ipapalit ko na yan kay Bulldog. Kasi si Bulldog hindi to healer eh. And then, pinapalevel up ko rin itong squid na to. Kasi magagamit ko to sa Juperus and kapag mag-grind and yung mga Alfheim, okay? Kaya sa aking wishlist, ang nakalagay dyan, si Kendallmorn tsaka si Squidjet. Pero actually, si Kendallmorn, malapit na rin yan mag-tier 10 eh. Okay, ayan o, oh, diba? Tatlong clone na lang din, tier 10 na yan. And then, sa set effect pala, syempre, Dia, tsaka Immune Shield, and then, Goibness, ano, set sa armor. So, itong Valkyria Shield, automatic na yan na ginagamit ko talaga yan during Extreme Challenge para talagang nakatayo lang yung character ko. Ngayon, ganito naman siya guys, pagdating sa grinding. So, hindi ko focus yung grinding, pero actually, madali lang kasi ang grinding, okay? Kakounter mo lang ano yung element nung kalaban. Holy attack, and then damage to medium, and damage to demi-human. And then, syempre, patatasin din yung ano, PvE damage bonus. Kapag may ganun ka, madali na lang mag-grinding eh. So, technically, yung grinding ko ngayon, ano lang siya, decent, pwede na, okay? So, ganito guys yung aking grinding setup. So, Holy Dawn, Sprint, tsaka Exorcizer. Ngayon, pwede ka rin, ano, actually, one of the Origin Spirit. And then, Exorcizer. And then, eto, papalitan mo lang doon ng, ano, Judex. Which is, etong gantong setup, ito yung ginagamit ko sa Time Space, tsaka sa Alfheim. Diba kasi mas mataas yung damage output kapag ganito yung setup mo eh. Kesa puro Magnus yung ginagamit niya. And makikita nyo na eto hindi ko na to pinapalitan yung anyang card actually. Pwede ko siyang palitan. Eto, diba? To elemental damage na card. So kahit hindi na pwede na yan. Pero kung gusto nyo na mas mataas na damage output, syempre... elemental damage pa rin tulad nung mga ganito. So, depende sa kalaban mo. Or eto, dalawang max promote na ganito. Okay? Kasi magkaroon ng progression system na parang yung base XP mo, yung gagamitin mo para magpa-level up. Diba? Nung mga passive skill, things like that. And syempre, kung wala kang spot na maganda-ganda na talagang solo mo, so maganda yung pag-party ka lagi to maximize your XP. So most players kasi nandito sila ngayon or sa mga bagong mapa. Ako kasi nasa raid rig pa rin ako kahit solo grind ako doon kasi gusto kong kunin yung card niya. So hindi ako aalis sa raid rig hangga't di ko nakukuha yung wishit na card na to. Okay? And ganun lang kadali ang PvE build ng isang pare as in F2P. Diba? Napaka-solid na ito guys kapag nagso-support parang ang spender. And kapag grinding naman, ano lang siya, decent lang siya, okay? And that's it for today's video. Thank you, bye-bye, like, subscribe.